Maligayang pagbabalik mga tol, pag-uusapan po natin ngayon ang reaksyon ni Paul Butler sa panalo ni Naoya Inoue matapos mapanood ang laban ni Dunaire versus Inoue. Nagbigay kaagad ng mensahe si Paul Butler. Mapapanood sa IFLTV ang interview ni Paul Butler mga tol. Wika ni Butler, matalino si Inoue. Sigurado pinanood daw ni Inoue ang unang laban kay Dunaire. Nakita niya ang pagkakamali ni Dunaire kaya tinapos niya ito ng mas mabilis sa rematch. Akala daw ni Paul Butler aabot hanggang 7 rounds si Dunaire pero natapos agad sa pangalawang round. Sinabi pa ni Butler kung may oras pa sa unang round baka tinapos na daw agad din Naoya Inoue. Nakita ni Butler na nasaktan daw si Dunaire sa unang bagsak pero nakarecover dahil wala ng oras. Pero nasundan sa pangalawang round kung saan nagrogi si Dunaire hanggang tinapos ni Inoue. Para kay Butler mga tol, tama naman ang naging desisyon ng referee, kailangan iligtas si Dunaire. Sinabi pa ni Butler na isang karangalan daw sa kanya na makalaban ng isang pound for pound. Gusto rin ni Butler na agawin ang tatlong titulo ni Inoue kahit mahirap na misyon na kanda daw itaya ni Butler ang kanyang mamahaling titulo. Samantala ayon sa isang pahayag ni Dunaire, pinakamalakas na suntok umano ang natikman niya kay Inoue. Lalo na ang unang suntok na nagpabagsak sa kanya, ito ang right straight ni Inoue. Hindi daw naramdaman ni Dunaire na bumagsak, talagang nawala sa sarili. Nakita na lang daw niya ang referee na binibilangan siya kaya napatingin sa corner. Nag-aabang daw ng counter si Dunaire para mabigyan ng solid si Inoue. Pero biglang tinamaan daw ito ng malakas, hindi niya nakita kung saan nanggaling ang suntok ni Inoue dahil sobrang bilis. Dalawang beses pa lang natalo si Dunaire via stoppage, unang talo niya via TKO laban kay Nicholas Walter sa featherweight. Natapos ito sa pang-anim na round. Pangalawang knockout ni Dunaire laban kay Naoya Inoue, dito naramdaman ni Dunaire ang kakaibang suntok, pinakamalakas na tumama sa kanya. Samantala nagpasalamat naman si Naoya Inoue kay Dunaire dahil daw kay Dunaire mas lalong nakilala ang pangalan ni Inoue. Kaya malaki ang pasasalamat ni Inoue dahil nakalaban niyang isang Filipino legend na si Nonito Dunaire. Kahit natalo si Dunaire mga tol, isang legend pa rin, mahirap pa rin pantayan ang nagawa niya sa boxing. Sa ibang banda naman, Cuadro Alas nagbigay ng mensahe para sa presidente ng WBO. Makikita sa kanyang channel na Cuadro Alas It's My Boy, humingi ito ng pabor sa WBO. Kung pwede pagbigyan daw ng pagkakataon si Casimero na lumaban kay Paul Butler para sa mandatory. Kung manalo daw si Casimero, isusunod niya si Naoya Inoue. Siguraduhin daw ni Casimero na magbibigay ng magandang laban. Pero hindi daw maganda para kay Monster Naoya Inoue. Ano ang masasabi niyo dito mga tol? Pagbibigyan kaya si Casimero? Mandatory muna kay Paul Butler kung sino ang mananalo. Ito ang lalaban kay Naoya Inoue para sa undisputed. Hanggang dito na lang muna tayo mga tol. Maraming salamat po.